42,191 ang active o nagpapagaling pa sa 359,169 total COVID-19 cases sa bansa. Nakikitaan din ang pagtaas ng kaso ang ilang lugar sa Mindanao. Sinabi po yan sa Talk to the Nation kagabi kung saan may tiniyak ang Pangulo sa Philippine Red Cross. Balita hatid ni Joseph Morong. Si Pangulong Rodrigo Duterte na mismo ang nagsisiguro babayaran ng gobyerno ang utang ng PhilHealth sa Philippine Red Cross kaugnay ng mga swab test na ginawa nito sa mga overseas Filipino workers, mga dumadating sa mga airport at pantalan, at mga nagpapatest sa mga mega swabbing facilities ng gobyerno. I do not think Senator Gordon would have in his mind to stop. They would continue. But what I'm really trying to say is we will pay. Sabihin ko kay Senator Gordon, because he heads the Red Cross, na babayaran ko to. Money has always been a problem everywhere. Noong October 14, inanunsyo ng Red Cross na itinigil nito ang swab test nila dahil sa utang ng PhilHealth na higit 900 milyong piso. Sabi ng Pangulo sa kanyang public address kagabi, hintay-hintay lamang daw ang Red Cross. They're just looking for a way to present the solution to sa COA pati sa budget. Do not worry, we will pay. Sa ulat naman ni Health Secretary Francisco Duque III sa Pangulo, sabi niya patuloy na bumababa ang mga bagong kaso ng COVID sa bansa, ganun din sa National Capital Region o NCR na sentro ng epidemya. Sabi pa ni Duque, mababa rin daw ang case fatality rate ng Pilipinas na nasa 1.9% lamang. Para sa mga Pilipino ang edad less than 1 year old to 49 years old, ang CFR ay napakababa po, Mr. President, 0.47% lang po. Habang para sa mga Pilipino ang edad 50 years to more than 80 years old, ang CFR ay 6.26%. Mataas po ito, Mr. President. At nangangahulugan na talaga ang sakit na ito ay ang mga senior citizens, yung mga may edad na po na may mga kasamang ibang sakit ang talagang malubha ang kanilang COVID-19 infection na nauwi sa pagpanaw nitong mga individual na ito. Dagdag na ulat ni National Task Force Chief Implementer Secretary Carlita Galvez Jr., bukod sa Metro Manila, bumababa na rin ang mga bagong kaso ng COVID-19 sa Region 4A at Region 3. Pero may mga bagong lugar na tumataas naman ang bilang. Sabi ni Galvez, inilagay na ni Isabela Governor Rodolfo Albano III ang Ilagan City sa Enhanced Community Quarantine o ECQ hanggang October 30. Binabantayan din nila ang Baguio sa Norte. Sa Mindanao daw nila nakikita na umaakyat ang bilang ng mga kaso tulad ng Bukidnon. Tawi-tawi po, pupunta rin po kami kasi po mayroon pong outbreak na nangyari po din po sa Sabah na kailangan po natin talagang proteksyonan po ang Tawi-Tawi. And then pupunta rin po tayo sa Nueva Ecija, and then also Leyte at saka Negros Occidental. Joseph Morong, GMA News. Yeah.